Kristo po kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. At sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban nati hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nararanasan natin ang ating buhay bilang isang pakikipagtunggali, pakikipag-away sa kasamaan. Sinisikap natin na magpakabuti, ngunit hinihila naman tayo ng masama. Gusto nating gumawa ng mabuti, pinipigilan naman tayo ng katamaran. Totoo na ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pakikibaka, pakikipaglaban. Ito rin ang sinabi ni San Pablo. At ang kaaway natin ay hindi mga tao o mga bagay ng mundong ito. Ang kalaban natin ay ang kapangyarihan espiritual. Evil spirits. Sa pakikipagdigmaang ito, kailangan natin na isuot the armor of God. Ang ginamit ni Pablo na mga sangkap ng soldado noong panahon tulad ng shield, helmet, sandals, espada, breastplate at iba pa. Yan pong inihambing sa ating mga sandata. Ang espada natin ay ang panlaban sa kasamaan ng salita ng Diyos. Ang helmet natin ay ang kaligtasan. Ang ating shield o panangga ay ang pananampalataya. Ang ating breastplate ay ang katarungan. Sa maikling salita, ang panlaban natin ay mga virtues.
Kaya dapat natin i-develop ang mga virtues upang may panangga at may panlaban tayo sa kasamaan. Huwag po tayong maduwag sa pakikibaka laban sa kasamaan sa buhay na ito. Mayroon din tayong mga sandata at instrument sa laban. Gamitin natin ang mga ito. Sinisigurado ng soldado na kumpleto ang kanyang damit, pandigma at maayos ang kanyang sandata. Ganun din dapat tayo. Kaya dapat nating alamin ang salita ng Diyos. Kasi ito ang panlaban natin, panatake natin sa kasamaan. Sa bawat tukso ng Diablo kay Jesus, sa ilang ang sagot ni Jesus na susulat. Naging panlaban ni Jesus ay ang banal na kasulatan. Dapat maging malakas ang ating pananampalataya para hindi tayo tablahan ng mga pana ng kasamaan. Dapat tayo maging madasalin upang mapaglabanan natin ang tukso. Dapat nakabigkis sa ating damit para tayo maging ready palagi sa labanan at hindi nadatnan ng natutulog. Huwag tayong matakot sa labanan. Sinabi ni Jesus na pagtagumpayan ko na ang mundo. Binigay na sa atin ang Espiritu Santo na walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay galing sa atin. At matatawagan pa rin natin ang mga mabubuting espiritu, ang mga anghel na ipagtanggol tayo. Makakayanan po natin ang pakipagtunggali laban sa kasamaan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.